May mga tauhang napatigil habang hawak ang mga piko at pala sa loob ng isang maliwanag na tunnel o lagusan sa ilalim ng kanayunan ng Mexico. Naririnig nila ang vibration ng mga sasakyan kaya itinitigil muna nila ng panandalian ang kanilang ginagawa dahil sa pangangambang marinig sila at mabuko ng mga patrol na dumadaan sa ibabaw nila. Sa 30 feet na lalim ng tunnel mula sa ibabaw ng lupa, may maliit na chance lang na mahuli sila pero sa loob ng ilang buwan na paghuhukay, hindi sila pwedeng magkamali lalo na at malapit na sila sa kanilang goal, ang selda ng pinakakilalang drug kingpin sa Mexico, si Joaquin El Chapo Guzman. Sa ilang buwan ng kanilang paghuhukay sa mga matitigas na bato gamit lamang ang mga piko at pala ay minamadali na nila ang kanilang pagtatrabaho pero matinding pag-iingat pa din sa kanilang ginagawa. Mas mapapabilis sana ang kanilang trabaho kung gagamit sila ng mga makabagong kagamitan sa paghuhukay gaya ng jackhammer, ngunit magdudulot ito ng matinding ingay at atensyon sa kanilang base na ilang milya lang ang layo mula sa preso at baka madiskubre sila. Bago mangyari ang paghuhukay sa tunnel, ang drug cartel ni El Chapo ay naghanap ng pinakamalapit na bakanteng lupa sa kulungan ng Mexico at binili nila iyon. Nagpatayo sila ng dalawang maliit na bahay para pagtakpan ang tunay nilang pakay. Mga pader lang ang tinapos nilang buuin dahil wala namang titira doon at nagsilbing harang lang ang mga ito para makapagsimula na silang maghukay ng tunnel na tatakasan ni El Chapo. Pero ang mga tauhan ni El Chapo ay nakakaranas na ng matinding pressure dahil kailangan na nilang matapos ang paghukay sa madaling panahon. Dahil sa mga nakaraang record ni El Chapo ng pagtakas, anumang oras ay maaari siyang ilipat ng kulungan para maiwasan ang posibleng pagtakas nito. Bawat araw na lumilipas na hindi pa nila naitatakas si El Chapo, ay tumataas ang tsansa na mailipat siya sa ibang kulungan at masayang lahat ng pinaghirapan nila. At mangangailangan na naman silang gumawa ng bagong plano ng pagtakas ni El Chapo. Bukod doon, ang dalawang bahay na ipinatayo nila ay magiging kaduda-duda sa mga lokal na opisyal at mga residente kung bakit may naitayong bahay sa isang malaking bakanteng lote at hindi tinapos at pwede silang maimbestigahan. Unti-unti na silang nauubusan ng oras at tumataas na din ang tensyon. Habang nasa loob ng kanyang selda, naging isang model prisoner si El Chapo. Sa kabila ng mahabang history ng matitinding karahasan na idinulot ni El Chapo sa Mexico, pinanatili niya ang magandang pakikisama at paggalang sa mga prison guards at kanyang mga inmates. Maingat na binantayan ang mga tawag at sulat ni El Chapo ng mga opisyal ng pulis, subalit walang kahit kaunting detalye ng mga plano niya ang nakita. Si El Chapo ay tunay na profesional na ngayon at mahaba na ang kanyang pasensya, ngunit unti-unti na itong nauubos. Katakot-takot na hirap ang hinarap ng mga tauhan ni El Chapo sa umpisa pa lang at alam nila na kailangan nilang magmadali at sa kabila ng matinding pressure sa kanila, nagawa nila ng maayos at naitakas si El Chapo bago pa man maisipan na ilipat siya ng kulungan at hindi lang yun. Nagawa nila iyon sa loob lamang ng 16 na buwan. Ang tunnel na ginawa nila ay hindi basta-basta. Na-impress dito kahit ang mga opisyal at ayon sa kanila, ang ganoong kalidad ng tunnel ay karaniwang natatapos sa loob ng 18 months o hanggang 2 taon. Ang ilang parte ng pader ng tunnel ay nilagyan ng wooden panels para masuportahan at siniguradong ito ay matibay. Meron ding generator na nagpapump ng sariwang hangin gamit ang isang milyang ventilation system para magbigay ng oxygen at makahinga sa loob ng tunnel. Naglatag din sila ng mga riles at gumamit ng motorsiklo para ilabas at ipasok sa tunnel ang dalawang kariton na nilagyan nila ng mga lupang nahukay. Kapag narating na nila si El Chapo ay dito nila ito pasasakayin para tahakin ang kanyang tuluyang paglaya. Kinailangan ng mga tao ni El Chapo na may paglagyan lahat ng lupang nahukay nila. Inilipat nila ito sa tunnel opening habang ang ibang tauhan naman ay ikinalat ito sa paligid at hindi nila itinambak ng malalaking tumpok upang hindi maging kaduda-duda at pagmulan ng mga katanungan ng mga tao na mahirap sagutin. Samantala, habang sa kalagitnaan ng gabi noong July 12, 2015, ang tunog ng mga nagkikis-kisang bakal ay narinig mula sa paliguan sa selda ni El Chapo. Ilang saglit lang ay nabutas na ang ceramic na sahig at isa sa mga tauhan ng nakakulong na drug lord ang bumati sa kanya at nagiyang bumaba sa kadiliman ng tunnel. Nagmamadaling sumuot si El Chapo sa secret tunnel, 30 feet ang lalim kung saan sapat lang ang lapad at taas para magkasya siya dito ng nakatayo. Kahit na medyo maliit ang tindig ni El Chapo, siniguro ng mga tauhan niya na di kakailanganin yumuko ng kanilang bossing, isang pagtakas na kahit papaano ay may dignidad pa rin.
Mga ilang hakbang sa tunnel ay naghihintay na kay El Chapo ang isang maliit na motorsiklo na nakakabit sa rilis. Ang mga kariton na nakadugtong doon ay wala na. Ilang sandali lang pagkalabas ni El Chapo sa kanyang selda ay nagbiyahe na siya sa maliwanag na tunnel na parang batang nakasakay sa ride sa isang amusement park. Sa loob lang ng 2 minuto ay nakalabas na si El Chapo sa tunnel na patagong tinrabaho sa loob ng 1.5 taon. Pagdating sa dulo ng tunnel ay umakyat siya sa isang hagdan na gawa sa kahoy at lumabas sa bahay na ginawa ng mga tauhan niya. Pagkatapos magpalit ng malinis na damit ay sumakay na ang drug lord sa nakahandang truck at tuluyan ng nakatakas sa kasagsagan ng kadiliman ng gabi. Siya ay nag-iwan ng di kapanipaniwalang secret tunnel na 1 milya ang haba at 1 galit at naiinis na prison system at Mexican government. Ilang buwan lang pagkatapos ng kanyang pagtakas ay mahuhuli na naman si El Chapo. Ilang linggo bago pa siya nakalipat sa kanyang safe house ay napansin na ng ilang mga local residents na may mga armadong tauhan sa safe house at nai-report sa mga opisyal ng Mexico. Dahil dito ay naging under surveillance ang safe house. Sa pakikinig ng mga opisyal sa pag-uusap sa loob ng safe house ay narinig nila ang tungkol sa pagbisita ni Grandma o Aunt. Naisip ng mga opisyal na high value target ito at inabangan nila kung kailan sila pwede kumilos. Makalipas ang 1 buwan ay niraid ng Mexican Special Forces ang safe house at nadiskubre na ang grandma ay walang iba kung hindi si El Chapo. Nagkaroon ng madugong engkwentro sa pagitan ng Special Forces at mga tauhan ni El Chapo. Habang ang ilang mga tauhan ng drug lord ay napatay, si El Chapo at isa sa mataas niyang tenyente ay nakatakas gamit ang ano pa ba kung hindi isa na namang secret tunnel. Lumabas sila 1 milya mula sa safe house at ng carnap ng getaway nila na agad namang nai-report ng may-ari sa mga otoridad. Makalipas mag-issue ng red alert para sa ninakaw na kotse ay natugis ng mga federal police officers ang kotse at tuluyang nahuli sina El Chapo. Pero hindi pa dito sumuko si El Chapo. Dahil alam niya na may mga korap na pulis, sinubukan niyang bilhin ang kanyang kalayaan. Sinubukan niyang suhulan ng mga pulis ng pera, bahay at trabahong malaki ang kita pero hindi alam ng desperadong kingpin na new breed ng pulis ang kanyang nakaengkwentro. Nang tumanggi ang 4 na pulis sa mga suhul ni El Chapo, pinalitan niya ito ng mga banta na silang lahat ay mamamatay. Nagpadala ang 4 na pulis ng larawan ni El Chapo sa kanilang mga superiors na siya namang binalaan ang mga ito tungkol sa 1 tip na may 40 armadong tauhan ang papunta sa kanila para palayain si El Chapo. Dahil nasa safe house pa ang ilang mga pulis, inutusan ng mga pulis na may hawak kay El Chapo na magtago muna sa 1 malapit na motel na malayo sa sentro ng syudad at maghanda sa 1 posibleng shootout. Habang nasa motel sila ay tinatawanan lang ni El Chapo ang mga pulis at patuloy ang mga banta sa kanila. Maya-maya lang ay natanaw nila sa labas na may parating na convoy ng mga sasakyan. Armado ng mga M16 assault rifles at pistols, naghanda ang mga pulis sa kanilang last stand. Binantaan pa ni El Chapo ang mga pulis na mamamatay sila at isusunod niya ang kanilang mga pamilya. Nagpakatatag ang mga pulis at handang mamatay sa line of duty kung kinakailangan. Sa paglapit ng mga kotse sa parking lot, natigilan ang mga pagbabanta ni El Chapo sa pagdating naman ng mga truck ng militar sakay ang Mexican Marines upang depensahan ang motel. Ilang minuto lang ang lumipas at 1 talunan na El Chapo ang ipinasok sa SUV at mabilis na ibinyahe patungo sa airport. Di na muling nakatakas sa Mexican prison si El Chapo at makalipas ang 2 taon ay nawala lahat ng kanyang pag-asang makatakas dahil inaprubahan ng Mexico ang extradition request sa Estados Unidos. Hinaharap ni El Chapo ang life sentence sa United States at kahit kinukonsidera siya bilang isa sa pinakamarahas na tao sa kasaysayan ng Mexico, ang drug kingpin ay maalala sa kanyang pagmamakaawa sa US justice officials na bigyan siya ng mas mababang sentensya na hindi ibinigay sa kanya. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, mag-subscribe sa Mubli para sa marami pang mga videos katulad nito.